Good evening po sa lahat ng mga kabayan natin na nanonood ngayon. Hello po sa inyong lahat. Hello po, magandang gabi. Ayan, good evening po sa ating 9 viewers. Hello po sa inyong lahat, magandang gabi. Ayan, napalive lang po, napalive. Okay, hello po. Welcome po sa ating live. And thank you kay Jean Bagsik. Hello. Hello po sa inyo. Hi, Kuya Paul watching from Dubai. Ay, hello po. Okay. So, yan. Nag-live lang ako para balitaan ko kayo sa ating vlog. Okay. Mag-isa lang ako sa upuan ngayon. Good day, good evening. Ayan, Emel Dasera, Grace D. Hello po sa mga taga Hong Kong na nanonood ngayon. It's been a long time nilang ulit tayo nag-live from Hong Kong. Ayan, nawala yung ano natin. Hello po, Sir Paul. Ay, ang dami na nito. Okay. Good day, good PM po, Pugong Bihero. Ayan, good evening. Good evening sa inyo. Ayan, sino nanood sa inyo ng ribbon cutting? Ayan, sa mga hindi pa po nakapanood, na-upload na natin 2 days ago na. Sino rin po ang nakapanood ng bagong vlog ko kahapon? At saka yung para kay Ate Lady Guard na na-upload ko po kanina. Ayan, hello po, watching from Singapore. Ayan, okay. Mamaya magkukwento lang ako sa inyo, no, yung nangyari kay sa batang si Lorenzo. Okay, so marami pong nag-aabang ng aking or ng aming update para po dyan kay batang si batang Lorenzo na nanghihingi ng hinihingi niya isda. Ayan, nanghihingi siya ng isda sa palengke, tapos inuuwi niya sa bahay nila or sa lola niya para mayroon silang ulam. Mamaya pag-usapan po natin yan. Corazon Aquila, yan, good evening po. Okay, at bago po ang lahat, again, dun po sa mga nagme-message sa amin, sa mga nag-order ng solar, pasensya na po kung hindi po agad namin nababasa yung iba or hindi nababasa ng staff ko yung ibang nag-order dahil medyo madami po kasing nagme-message. Although yung iba hindi naman po talaga nag-order, nag-i-inquire, pero hindi po natin ini-ignore yon para hindi lang mabasa. So, binabasa po lahat yon. So, more than 1,000 plus 2,000 yung binabasa pong message ng PB team. So, kumbaga, hindi po nakasentro lang sa isang mensahe, tayo nagbabasa. So, lahat po binabasa. Kaya yung iba, delay na namin nare-replyan. But, hindi man po ibig sabihin nun, ini-ignore po natin sila. Kaya humingi po kami ng pasensya dahil hindi naman po namin ina-expect na ganun kadami yung nagme-mensahe sa PB team solar para mag-inquire at bumili po ng solar. Okay? So, pero pag nabasa naman po yung mga inquiries nyo, ayan, at nag-order kayo, 100% naman po na i-deliver po namin yan. Okay? At kung mayroon po kayo mga item na iniintay through LBC na nasenda na ng resibo ng aming team, pwede nyo po kaming i-follow up. Mag-message lang po kayo sa PB Team Solar para ma-update po namin kayo dun sa mga hindi pa natatanggap ninyong item, although na ipadala na po namin sa LBC. Okay? Well, katulad po kanina, mayroon kaming natanggap ulit na reklamo. We are sorry po sa ganon na sa system ng LBC ay na-deliver na, natanggap na nung consignee ni Bat, hindi pa nila totally natanggap. Pero sa system ng LBC, na-deliver na daw. So, kung may mga ganong incident po at hindi nyo pa natatanggap, mag-message lamang po kayo ulit, no? Ang gagawin nyo po, mag-message kayo sa PB Team Solar. Kung hindi po kayo na-reply yan, message lang po ng message para umibabaw, okay? At pwede po kayong tumawag, no? Sa cellphone number namin. Yung cellphone number po na naka-flash doon sa PB Team Solar page, pwede po kayong tumawag or mag-text. May sasagot po kaming staff doon para po mas maintindihan ninyo yung mga detalye. Okay? Pwede nyo pong i-message ang
PB Team Solar. Ayan, kung mag-order po kayo, doon po mismo sa PB Team Solar ang ordera ng solar. No, hindi po sa Pugumbiero page. Sa PB Team Solar, kasi pag sa PB, pag Pugumbiero page po kayo nag-order, hindi agad nila yung binabasa or hindi agad namin nababasa dahil madami pong nagme-message dyan sa mga humihingi po ng tulong, at sa mga nagbibigay po ng donation. So, lahat po yun, isa-isa, ibang staff po yung nagbabasa. Kaya, medyo hindi na nila yun natututukan. At inuuna po nila, syempre, yung mga binabasa, yung mga humihingi ng tulong. Kasi nga po, Pugumbiero page yun. Kung doon po kayo sa PB Team Solar, yun po yung priority nila doon sa kabila. Yun po yung babasahin nila. Okay? Kaya, PB Team Solar lang po kayo dapat nagme-message ng order. Ayan. Okay? So, para hindi po kayo naliligaw. At sa lahat po pala na nag-order ng multicolor na solar natin na Christmas light, hindi ko rin po in-expect mula nung na-vlog natin yung kay na Darwin, sobrang dumami po yung nag-order. So, na-out of stock na naman kami, nag-buffer stock kami, pero naubos din. Akala ko abot ng hanggang ano yun eh, hanggang November na stock namin. Pero hindi po, naubos. So, kaya may padating po kami next week na multicolor na isang truck na yon. Okay, yan. So, yun. Sa mga nagpa-reserve, salamat po. Okay? Darating na po yung next week. So, yun po yung mga item natin. Okay? So, ngayon, pag-usapan na natin. So, si Lorenzo, no? So, paano nga ba namin siya nakilala? At alam po, marami nag-aantay ng update nito sa inyo. At puntahan po namin sila kasi syempre sinusurvey po namin, pinag-aaralan mabuti. Hindi naman pwedeng on the spot, 'di ba? Ang hiling po sa yes, yeah, patulog na sana ako. Kaso nakita ko ang live mo. Ayun, nanonood siya. Hello, hello, hello. Matulog ka na. Okay. Eto. Shoutout po watching from Riyadh. Ayun, nanonood sa atin si Sir, ano to? Sir Ricky Sanoy Official TV. Okay, shoutout po sa inyo. Ayan. At nanonood din si J Vlogs TV. Ayan. Oh. Ayun ang inay, oh. DC Nagrosario. Okay. Sina-shoutout ko din po. Ayan, si Mamita, si Mama Vanessa, si Tita Marisa Peralta, si Ma'am Mercedes Biharin, at saka po si Sir Dennis. Ayan, hello po sa inyo. Si Tita Agnes at si Tita Marita Abudol. Hello po. Okay. So, nakilala po natin si Lorenzo dun nga po sa palengke ng Kalatagan. So, again, yun nga, sabi ko sa inyo, di ba may hiling po siya na sabi niya sa hiling niya ay bisikleta. Okay. So, bago po namin gawin yon, syempre, pag-aaralan pa din namin. Hindi naman po on the spot kailangan pag hiniling ng bata, ibibigay natin. Unang-una, bata pa siya, 9 years old. Kasi marami po kasing nagsasabi na bakit di mo pa binili ng bisikleta, ganito. Yun ko consider po natin, bata pa siya, 9 years old. Sa amin, okay lang naman siyang bilhan ng bisikleta. Pero yung kaligtasan ng bata, kasi lagi siyang nasa palengke. So, magbabike yun, napakabata pa. Oh, whatever, ever happy na mangyayari dun sa bata, paano kung huwag naman ma-aksidente, no? Dahil yung lola niya po ay PWD din. So nakita niyo doon na siya ay nakariton, pilay po, pilay. So hindi na lang namin masyadong pinakita doon sa vlog dahil nagmamadali po kami at magre-ribbon cutting kami noon. So hindi lang po namin nasabi doon sa vlog na ganun, pero ang totoo PWD yung lola niya. Kaya naghahanap buhay sila through pangunguha po ng mga kalakal plastic na pwede nilang maibenta at maging pera. Okay. Pero hindi pa po namin napuntahan yung bahay nila. So mag-investigate pa kami at babalikan namin for sure. Okay? So kasi hindi naman nga po pwede na hindi pa namin alam yung kabuuan ng istorya, no? So hindi natin alam baka yung side na ganito ganyan. Kaya iniingatan po natin yung mga problema na pwede namin kasi bata pa yun. So, kailangan may proper na pag-uusap regarding sa lola niya, sa tito niya. Apat sila. Yung tito niya, yung lola niya, saka yung isang lola na nakala kong lolo.
ay hindi nila kaano-ano yun, nakikita lang daw sa bahay nila. So, ang gagawin namin, pupuntahan namin sila sa bahay nila para matingnan natin kung ano talaga yung kalagayan nila bago natin sila tulungan. Okay? Although natulungan naman natin siya, nagbigay po kami ng pagkain or bigas na madalian lang kasi yun eh. No? So, alam ko, dahil sabi ko nga, ito yung kailangan ninyo sa ngayon dahil umuulan, mas maigi na meron silang bigas. Kaya yun po yung unang naibigay namin sa kanila. Pero yun nga, babalikan pa po namin. Okay? Si Lorenzo ay muli niyong makikita sa vlog natin. No? Aalamin natin kung bakit nga ba ganon ang ginagawa niya. Bakit nga ba siya ay maagang nawala ng magulang. No? At nasaan? May tatay pa po si Lorenzo. At hindi na lang namin na ibahagi sa vlog dahil medyo maselan po yung usapin na yon, kaya hindi namin na-share sa inyo. Pero gusto lang namin paalam sa inyo na meron po siyang tatay, pero iniwan na po sila. Or iniwan na siya, no? Ayan. So, yun po yun. At alam ko marami pong nag-aantay sa inyo nung vlog namin. So, pinag-aralan po po namin at nag-investigate pa. So, yun po, babalikan na po natin si Lorenzo at makikita nyo na siya sa vlog natin. Okay. Ayan. At with regards naman po pala doon sa sinasabi ng iba na bakit hindi isinama yung aso ni ng ate Lenlen? Hindi, naisama po lahat ng aso, lahat ng manok, lahat ng kambing, lahat ng mga kahayupan ay sinama. Okay. Hindi, nandun na po. Lahat po yun nandun. Wala pong iniwan. Walang iniwan. Ang iniwan lang po nila doon yung kubo nila o yung dati nilang tinitirahan. Lahat po ng aso, manok, pusa, dala-dala po nila yan. Okay? So, bakit hindi namin napagupitan pa si Ate Lenlen? Kasi po, kaya hindi namin sila napagupitan noon dahil medyo strict po ang Santa Ana, naka-lockdown. Actually, naka-lockdown yung lugar na yun eh. No? Hindi namin muna sila pinapunta sa bayan kasi may hirapan silang magpagupit at yung ibang ano doon ay sarado. Okay? So, kaya ang ginawa po namin, yun nga, abangan nyo yung makeover po nila na aming gagawin. Papagupitan natin si Ate Lenlen at si Tatay at yung mga bata. Ayan, totally ay imi-makeover natin sila. Abangan nyo po yan. Okay, tapos, aside doon sa bakery nila, yun, meron ulit kaming another surprise na ibibigay pa sa pamilya niya. Abangan nyo din po yan, no? At yun po ay para sa kanila ulit. Okay. Shoutout po kay Ate G. Yan, Ate G, kamusta na? Salamat. Chani Bebe, good evening PPT, watching here from Cebu. Yan, Jeb Bakwaden, greetings from Germany. Okay. Yan, nanonood sa atin si Marinel Matanggihan, watching from Hong Kong. Yan, maraming nanonood sa atin sa mga taga Hong Kong. At sa mga taga Hong Kong po na nag-o-order ng solar, pasensya na kayo kung hindi agad namin nakiklaim yung perang pinapadala nyo sa pagbabayad po ng solar. Kasi minsan sa mga taga Hong Kong po, ang ginagamit nila ay yung remittance nila ay AMPU. Yan, kasi 3 days lang minsan yon, then nag-expired, then another request ulit, no? So, hindi agad kasi kami nakapunta ng remittance, pero pasensya na po kayo kung minsan hindi namin agad nakiklaim. Richelle Maisano, good PM po Sir Paul, watching from Oman. Ayan, hello po sa inyong lahat. Okay. And then next, ayan, si yung mga batang inatama, yung may nagtatanong din sa amin bakit hindi namin napupuntahan. So, pupuntahan naman po namin kasi nagkaroon lang po ng mga checkpoint dahil alam nyo na nagkaroon ng GCQ, nagkaroon ng lockdown ulit. Mahirap lumusot sa checkpoint lalo na kung hindi naman talaga kami taga doon at wala kamang ibang agenda na pwedeng gawin. So ngayon, siguro baka medyo maluwag na at susubukan namin bukas na makapunta sa mga batang inatama. Brenda Superman, nanay ng Hong Kong. Good evening, Sir Paul. Ayan, shoutout po sa inyo. Salamat po, Sir. Shoutout po. One time po order po ako sa family ko sa Lemery. Ayan, salamat po. Ayan, kayo po ay lahat ay welcome sa pag-order ng solar. Pwede nyo pong pangregalo ngayong Christmas. Pwede po yung Christmas light, yung floodlight, lahat ng light na pwede nyo
i-regalo ngayong Pasko, mag-order na po kayo. Marami po tayong stock ng mga street light. Yung nagkakaubusan lang ay yung Christmas light, pero may paparating naman na po. Sinayda Sabangan, hello po, shoutout from Bahrain and family Sabangan. Maria Rosario Estrada, shoutout from Makati City. Feli Navarro, shoutout naman dito sa mga taga Binangon na Rizal. Sana makarating din po kayo sa amin. Well, yun nga po ang plano namin sana. Pag wala na pong pandemic talaga, yung totally open na lahat, lahat tayo malaya ng walang face mask, malayo mararating namin. Pero hanggang nandyan pa po yung pandemic, kailangan nating mag-ingat bawat isa sa atin. Kahit tayo ay fully vaccinated, mas maigi pa rin po na nag-iingat tayong lahat para iwas sakit. Kasi hindi naman, sabi nga nila, hindi lahat ng katawan natin ay kakatawan din ng iba. Malakas na resistensya natin, pero yung kapamilya natin, mahina. Kaya natin yung virus, sila hindi. Yung tipo nang wala tayong nararamdaman at walang sintomas, pero pag nahawahan natin yung mahinang resistensya, katulad ng ating mga magulang, senior citizen at mga bata, mahinang resistensya nila, mas madali silang mahawa. Kaya ingat, ingat. At sana yung iba ay magpabaksina. Hindi naman masakit. Oo, hindi masakit. Hindi masakit magpaturo. Yun. Okay. Maricel Rupino, magandang gabi po, Sir Paul, watching from Singapore. Ayan. At syempre, nandyan din ang, nandito sa kabilang side, ang TV team, nandyan si Christian TV ko, saka si Rems Vlog. Yan. Subscribe niyo po yung kanilang YouTube channel para yung ibang side na hindi nyo nakikita dun sa vlog, sila po yung nag-upload. Yung ibang kalokohan na hindi nyo nakikita dun sa akin, si Rens po yung nagbablog. At ang mga kwentong barangay, si Onjay TV, ewan ko sa kanya kung anong kwentong barangay yon. Ayan, subscribe nyo po yung kanilang mga YouTube channel. Onjay TV, Christian TV ko, Ren Vlogs, Dongs TV, ayan. Angie Vlog Official, shoutout po, watching from Dubai. Ayan. Joey Vlog, shoutout po, idol. Ayan, shoutout po sa inyo. Okay. So, inuman pong update natin kay Lola Kaya. Ayan, nag-canvas na po kami ng kubo na pwede nating maging bahay ni Lola. No? Yun yung kubo lang, nabubuhatin, na a-assembling doon sa lugar niya. Para doon na po yung gagawin. Hindi na po natin kailangan magpagawa pa ulit ng i-build pa yung bahay na katulad ng pinagawa natin kay Darwin. So, ang gagawin lang natin dahil matanda na si Lola ay gagawa tayo ng kubo, yung kubo po na may room. Basta mag-ayos po yun, maayos, no? Na magiging komportable si Lola Kaya. Okay? So, pinapaayos ko pa lang po yun. Hello, good job, PBT Mila Astoriano. Okay. At sa lahat po ulit na nagtatanong, kung magkano ang ginastos ko sa pagpapagawa ng bahay ni na Ate Lenlen. So, yun po ang costing ay umabot ng 258,778. Pero yung total donation po na nakalap natin ay 271,773.32 kasama na yung mga nag-donate ng sa bakery. Okay? So, inyo imagine yung 258,000 na nabuo natin yung bahay nila. So, nasa pagtamang pag-budget, pero asisiguraduhin natin na matibay po yung ginagawa. Kaya, kung mapapansin ninyo, yung mga pinapagawa kong lately, yung mga pinapagawa nating bahay, ay pinipilit ko po na talagang bato, matibay, maayos, para may enjoy po ng pamilya na mabibigyan natin at pang matagalan. So, anin mo yung mga mabilisang gawa or mga putyo-putyong gawa, materials na putyo-putyo, na hindi naman magtatagal. So, doon na tayo sa sulit para yung sentimo na kahit singkong duling, no, or kahit barya-barya yan na na-donate sa atin, ay magiging sulit. No? Sulit yung pagpapagawa dahil maganda yung kinalabasan. No?
Yeah, yun po. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo matagal. Nagawa po yung bahay nila ng for 35 days, putol-putol po yun. Kasi nga, pandemic at saka minsan may bagyo, pinapahinto natin. Pero ang total po noon ay within 35 days, nabuo natin yung bahay. Kaya yung nagastos natin is 258,778 pesos. So lahat po yun ay naka-liquidate. At kung meron man po kami sanang hindi, kung meron man po kami hindi nabanggit or na-shout out sa mga nag-donate, please PM nyo po kami, baka hindi po namin nabasa or nalimutan namin isulat at hindi namin na-record. So paki-PM nyo po kami para at least mababalikan po namin kayo. Okay? Ayan. At sa mga naghahanap ng idea, ayan, kontakin nyo lang po kami kung gusto nyo magpagawa ng mga bintana, sliding door, sliding window, ayan, plano ng simpleng planong bahay. Pwede nyo po akong kontakin para ma-share ko sa inyo. Wala pong bayad yan. Ibibigay ko sa inyo yung detalye. Wala pong bayad, no? Kung gusto nyo ng contractor na gagawa, mag-PM din kayo sa amin. Basta kaya nilang pumunta, ibibigay namin sa inyo. Ayan. Okay. Doon naman po sa mga gamit ng bahay, sa lamesa nila, or sa mga lamesa, sa kalan, yan, may nag-donate po sa atin yan, si Tita Liwanag. Ayan. So, lumipat po si na Ate Lenlen doon na kompleto, walang, I mean, kahit wala silang kuryente, may mga gamit na sila. Napanood niyo po yun doon sa vlog natin. At thank you po sa lahat ng mga nag-message sa amin na pasasalamat at maganda daw yung pinalabasan ng bahay, maganda yung naging setup. Salamat po sa inyong lahat. So, ang nag-ayos lang po nun yung PB team, kami ni na Christian, ni na Onche, ni na Renz, kami lang po nag-ayos nun. Sina Engineer Itok, ayan. Kami lang po nag-ayos nun. So, alam niyo naman pagka kami po ang nag-ayos, pinakikita namin sa inyo, kami talaga nag-aasikaso lahat. Los, amin nga nagsasabi sa amin, bakit lilipat na lang sila, bakit kailangan kayo pa ang mag-ayos lahat. Hindi, ganun talaga. So, gusto namin, pag binigay namin sa kanila, total package na, wala na kayong intindihin. Kasi after naman noon, kayo na magpo-provide ng lahat ng pangailangan nyo, kayo na mag-maintenance, diba? So, bibigay namin sa inyo ng maayos. So, dapat in return, pag binilka namin kayo, in or monthly, twice a month, or after 6 months, makikita namin na maayos pa rin yung bahay, malinis, ay tumabot ng 1 taon, 5 taon, or 10 taon, nakatayo pa rin yung bahay nyo ng maayos. Ano? Kasi alam nyo, minsan lang darating yung tulong. So, pagka dumating sa inyo yung opportunity na ganun at nag-grab ninyo, pag-ingatan. Kasi ang tulong, pag dumating sa atin, biyaya yan eh. Pag hindi natin pinahalagahan, babagsak yan. Diba? At mapalad sila, biruin nyo, ikaw, para kang nanalo sa loto na hindi ka tumaya. Sabi nga ni Ate Lenlen, para siyang nanalo sa loto na hindi naman tumaya. Biruin nyo, meron na siyang bagong bahay, meron na siyang meron na siyang bakery. At kanina nag-send yung kapatid ko ng picture, nagtitinda na po sila ng tinapay. Alam yung tinitinda nilang tinapay dun, yung mga pangkaraniwang tinapay na binibili natin sa panaderia, which is good dahil yun po yung mabili, no? Siguro sa umaga may pandesal sila, then pang merienda nandyan yung mga pantikoko, Spanish bread, yung mga ganun, yun yung mabibenta. At alam nyo, sa katulad ni na Ate Lenlen na may experience na sa pagpagawa ng tinapay, napakagandang opportunity rin sa kanila yon, dahil kapag nagtuloy-tuloy po yon, hindi na nila po problemahan yung pangkain, gastusin sa pag-aaral ng mga bata, kasi kung magtutuloy-tuloy, mamanahin pa ng mga anak nila yon. At palagi ko naman, dahil masipag si Ate Lenlen at si Tatay, magagawa po nila. Dahil nabuhay nga sila nang hindi naman maluho eh. But syempre, yun lang yung kakayanan nila. So, parang ngayon, sabi nila, pagsisikapan nila yun. Which, dapat naman, pagsikapan nila. Kasi, pag pinabayaan nila yun, mababankrupt. So, kaya, dapat, alagaan. Okay? At may karagdagan pa kaming ipagkakalob sa kanila. Abangan nyo nga po yun. Surprise natin sa kanila, karagdagan tulong ulit. Ingat ka lang po lagi, idol, sa naman mapunta, ano?
sana saan man magpunta, God bless always. More power pa sa inyo at buong kasama mo. Mahal po namin kayo. We are proud of you. Salamat po, Joy Joy Vlog. Thank you so much. Ayan. At si Tita Bong, ayan, si Tita Bong sa Lilika na nanonood ngayon. Magandang gabi po. Hello po sa inyo. Ingat lagi. Ayan, isa sa mga sponsor natin yan, si Tita Bong. Hello din kay Ma'am Paper Pots. Hello, hello, hello. Ayan, at kay Tita Agnes, at kay Tita Aurora Bray, kay Mamita, hello po. Okay, ingat kay Jan. Ingat, ingat lahat. At hello din kay La Kuya Bal, kay Kuya Archie. Hello, hello, hello. Sonia Lopez, ayan si Ma'am Sonia, nanonood lagi sa atin. Janice Renato Bergunio, Sir Paul, lagi ko sinusundan yung vlog ninyo. Salamat, salamat. Ayan. Okay? So, yun yung update natin, ha? At sa mga, again, sa mga gusto po mag-order ng solar, message lamang po kayo sa PB Team Solar official account namin. At may staff po dyan sasagot sa mga katanungan ninyo. Mag-antay lamang po kayo ng mga ilang sandali. Kung hindi pa kayo nare-replyan, continue lang po kayo ng message para umiibabaw po yung message nyo. Kasi once po na nasa ilalim na siya, hindi siya umaangat talaga. Kailangan scroll ng staff namin para mabasa yung ilalim. Dahil sa dami po na nag-message, parang sumuputok na yung messenger namin. At hindi lahat nababasa. At meron po kaming bagong ibibida ngayon. Okay, okay na. Okay na to. Ayan. At sa mga nag-order po pala sa amin ng street light, nakatulad po nito, sadya po itong walang remote, okay? Yung napanood nyo po sa amin, yun po yung 60 watts na may remote. Pero ito pong 80 watts na to, sadya po itong walang remote. Street light nga po ito eh. So wala po itong remote talaga, automatic po itong gumagana or umiilaw. So like for example, pag ito po ikinabit nyo, naghahanap po yung remote doon sa pinakita namin. Yung 80 watts po talaga ay walang remote. Bakit? Automatic po ito. So ang gagawin nyo lang sa unang sala, sa unang pag-receive nyo ng item, pag naikabit nyo, pipindutin nyo lang po ito. Yan, di ba may umilaw? Ayan. So ngayon, paggabi na, ganito na siya. Maliwanag. Automatic po yan. Once na nakadetect ito ng gabi, automatic po yan iilaw. At kapag araw naman, automatic din siyang mamamatay. O ganun po yun. O, papakita ko po sa inyo na talagang automatic siya. O yan, di ba? Ulitin natin. Ayan. Di ba nga nakita nyo po dito? Ayan. Meron po kami ditong ilaw. Ayan. Yung ilaw ng ito sa lamesa namin. So, imagine natin na siya ay araw. Ayan. So, makikita nyo dito, di ba gabi? Ayan, umilaw siya. O, maya-maya, mamamatay po ito. Mamamatay ito, ha? Ayan, mamamatay ito. O, kasi, akala niya, araw na ulit. Ano namatay? Kasi nasisikatan po nung ilaw eh. Akala niya araw yun, maliwanag. Ngayon, pag dumilim, o, taktakpan ko, ha? Ito po, walang remote, ha? Ito, wari yung, pag tinakpan ko siya nito, oh, ayan. Di ba umilaw siya? O, kaya sinasabi po namin, no, hindi niya na kailangan ng remote. O, ayan o. Umilaw na siya o. Ayan o. O, pag tinanggol ko to at nakadetect na naman siya ng araw, o, namatay na ulit. Okay? Tapos, yun, nag-red siya. Kasi nakakadetect siya ng init, araw, nag-charge siya. Tapos, ito po, yung sensor niya, para yung mga taong dumadaan, habang dumadaan yung tao dyan, nade-detect niya, lalo pa siyang iilaw. O, diba? So, pailangin ulit natin. Wari, maggabi na. O, jiba. O, pamay na, pamay. Ayan, ito po ay 3,300 lang yung street light natin na to. Ayan, 3,300 lang yan. O, napakaganda po yan. Kasama na, may bakal na yan. May bakal na po yan. Free shipping naman na yung 3,300. Ayan, o. Ayan. At shoutout po sa mga taga Barangay Burol, Occidental Mindoro. Ayan. Na nabiyayaan po natin ito. And actually, nag-donate na po kami nito sa barangay. At ginagamit nilang street light sa mga madidilim na part ng kabilang mga eskinita. Ayan o. Napakaganda po. Sobrang liwanag po nito eh. Sobrang liwanag niyan eh. O, takpan ulit natin. Hindi yan. O, ayan o. O, jeep.
Kita yung malaki kong ilong. So, ayan. Oh. Ganyan po siya kaganda eh. Street light eh. Oh. Yan o. No? Oh. Mamatay na naman siya ha. Oh, namatay kasi may araw. Yan o. Oh. Ganda no? Order na po kayo ha. PPTM solar lang yan. Oh. Oh, balik mo na doon. Ayan. So, wala po talagang remote yung 80 watts kasi hindi naman niya kailangan ng remote. Okay? Ayan. Ang floodlight may... Yung floodlight po namin, yun po yung may remote. Yung 60 watts, 100 watts, 200 watts, sila po yung may remote na pwede nyo pong gamitin siya indoor. Wala bang sample dyan? May nakakabit. Wala kasi nasa bodega. Okay. So yung ginagamit po namin dito yung ilaw sa labas, katinong ilong ko, ay 200 watts. Napakaliwanag po. Okay? Tapos, meron din kaming mga street light dyan sa paligid ng bahay namin. Na ginagamit din namin ay solar. So, matagal na kaming naka-solar kaya sobrang liwanag. Okay? Ayan. So, sa lahat po na mag-order, PB Team Solar po kayo mag-order. Ayan. Sabi dito, 611 ka na, Sir Paul. Ayos. Ayan. 400 na lang. 1 million na tayo. Ayan, matagal pa yun, pero hindi naman ako naiinip. Gusto ko step by step natin yung marating. Ayan, nanonood si Dawi the Pam. Ayan. Salamat, Dawi the Pam. Ingat, ingat. Okay, bisitahin niyo po yung kanyang YouTube channel, si Dawi the Pam. Minsan namimigay to eh. May mga palaro to. Chari Hornella, good evening Sir Paul. Ingat, shout out from Tyson, Batangas. I like to watch this program. Good luck and God bless to you. Ayan, Phil Toyo. Ayan, thank you so much. So, salamat po. At alam niyo mga bumibili sa atin ng solar, yun din po napupunta yung mga kinikita namin sa charity din, no? Na itutulong natin. Kaya malaking pasasalamat po namin sa inyo. Kaya po nagtiyaga kami na magbenta, para may fund po ang PB Team. Ayan. Kasi may mga, syempre kahit paano po, may mga iba pa tayong mga binabayaran. Yan na kailangan nating gawin para magtuloy po yung aming magtuloy yung aming ginagawa natin sa araw-araw. Yan, doon po namin kinukuha yon at nakakatulong sa ibang tao, no? Hindi niyo man nakikita yung iba off cam, yung ibang natulungan na natin on the past, hindi naman po namin kinalilimutan yon. So, beneficiary pa rin siya ng Pugong Pihero at lalo na po yung mga senior citizens, si Lola Inday, si Tatay Boyeng at yung iba pa na regular po namin binibigyan sila monthly. So, kaya po ni Lola Inday at Lolo Jose, parang inampunan namin at dito nakatira malapit sa amin. At ang PB Team Solar po ang nagbabayad ng kanilang renta doon sa maliit na tindahan. Ang supply nila ng pagkain, ganun din si na Lolo Boning na kapag nakapag-share po kami at pinupuntahan ng PB Team, dun po namin kinukuha yun. Kaya napakalaking tulong at hindi lamang po sila at yung iba pa na nabibigyan po namin. Kaya napakalaking tulong po ng pag-order nyo sa amin ng solar, napakalaking blessing po ang itutulong sa ibang tao. Sir po, lagi ako nanonood ng vlog. Ingat kayo lagi. Sana marami pa kayong matulungan. Nakaka-inspired po talaga. Salamat. At ipag-pray po natin si Ate Edna yung nakapanood po kanina ng vlog. Yung security guard na namit namin nung nakaraang linggo nung namili kami ng mga gamit para kina Darwin. Na lumapit na lang siya sa amin bigla. Hindi namin alam na subscriber namin siya. At napanood niya kami. At nakita kami na humingi po siya ng tulong sa atin. So kanina binalikan namin at nagbigay po ulit ng tulong ang PB Team Solar ng 10,000 pesos para sa karagdagang tulong dahil ooperahan na po si Ate Edna ng stage 2 na cancer, breast cancer po yun. So may pag-asa pa naman si Ate. Yan si Ate Edna. Kaya ipag-pray po natin na makayanan niya yung operasyon at gumaling siya para malampasan niyo po yung kanyang sakit. Thank you po. Sir Paul, lucky ako nanonood ng vlog niyo. Ingat kayo lagi. Sana marami pa kayong matulungan. Nakaka-inspired po talaga. Thank you so much. Sir Paul, nagtanong si Jeb, paano daw po mag-donate? Johnny Bekbek. Si Jeb Bakwaden. Jeb Bakwaden. Ganito po. Pagka sa donation naman po,
Hindi po doon sa PBTIM Solan. Okay? Pero pwede rin naman doon pag nabasa ng staff namin. Pwede po kayo mag-message sa Pugong Biyahero Facebook page at may staff po kami sasagot doon. Ibibigay po sa inyo yung mga detalye kung paano kayo makakapagbigay ng donasyon at kung para kanina nyo po ipabibigay. Ayan. Okay? Pugong Biyahero Facebook page po yung may 495,000 followers sa Facebook. Yun po yung legit na account ng Pugong Biyahero. Basta lagi nyo pong titingnan para hindi kayo maligaw at ma-scam. Yung pangalan ko po mismo dapat yung nandoon, yung Paul Joseph Tisalona. Yun po yung aking full name. Okay? Tapos, yung number ko ay ibibigay sa inyo ng staff. Titingnan nyo yung Facebook page natin, 495,000 followers. Yun po yung legit. Pag mababa doon, hindi po kami yun. Wala kaming ibang ginawa o wala kaming generate na account na 400,000 followers lamang. Pag yay 1,000 below, 20,000 below, hindi kami yan. Okay? Yung Pugong Biyahero naman natin na PBTIM Solar, kami po yung gumawa noon. Wala namang iba. Wala namang iba noon eh. Kami lang. Okay? Yung PBTIM Solar. Ayan. At syempre, para hindi po talaga kayo maligaw, pwede nyo po kaming tawagan at ma-stop kami na sasagot nyan. Ayan, magpapakilala sa inyo. At saka pa lamang nila ibibigay yung aking personal messenger account or personal contact number kung gusto nyo po akong makausap personal para hindi po kayo ma-scam. Okay? Dahil alam nyo na, naiintindihan ko po kayo lahat dahil marami pong scammer ngayon. Okay? Good day po, Sir Paul. Homily Silo, Francis Aquina. Ayan. Maria Rosario Estrada. Sir Paul, matanong ko lang, kamusta na? Ayan, it's a good thing po. Ayan, it's a good question. Hindi pa kami ulit nakapunta ulit kay Ate Joselino pagkatapos ng bagyo at nag-chat naman po. Dahil, pinamili ko siya ng kung saan niya gustong magpagamot. Sabi ko sa kanya, dadalhin kita ng San Pedro dito sa amin. Doon ka namin ipapagamot dahil hindi kami kaagad-agad makakapunta, makakabalik-balik doon sa bundok dahil malayo. At malayo din kami from Laguna to Calatagan, no? Hindi kami nag-i-stay palagi ng Calatagan at bumabalik din kami dito ng Laguna. At dito sa Laguna, mas matutulungan namin siyang magpagamot. Pero hindi niya po yung pinili. Doon daw niya gustong magpagamot at gusto niyang makita yung kanyang palayan. Pinausap naman namin po siya at alam ko na panood niyo ito. Kaya, sabi ko, ate, kung doon tayo magpapagamot, magkano ang gagastusin natin? It's 400,000, sabi niya. Sabi ko, yun ang sinasabi ko sa iyo, ate, 400,000, samantala kung dito ka magpapagamot sa Laguna, yung nalikom natin na pera, ay hindi aabot ng ganon. Wag niya nang patagalin, no, yung ganon. Ngayon, eh, doon niya po talaga gustong magpagamot. Eh, sabi ko, hindi ka namin matutulungan ng lubos dyan kapag dyan ka nagpagamot. Pag pinili niya pa din yung ganun. Sa amin walang problema kahit magpabalik-balik kami ng bundok. Pero syempre, mayroon din po kaming ibang tao pa natutulungan at hindi lang sila. At sa kagaya ko po na high blood, hindi naman pwede po din ako na palaging umaakit nga doon. Wala namang problema pag kaya ko po. Talagang aakit ako ng bundok. Okay? So, yun po ang sabi niya. Sasabi ko, teka lang ate. At yung ibang sponsor, kinausap ako. Yung iba, iniisa-isa ko pa po na i-message dahil nandito, kaya hawak-hawak ko po yung listahan dahil i-message ko isa-isa yung mga nag-donate para sa kanila. Kung anong magandang gawin, no? Eh, ayaw sumama sa amin, ayaw dito eh. Eh, ginagawa namin yung part para po sila ay matulungan at malesen yung gastos nila sa pagpapopera. Kasi actually, hindi lang po ako yung tumulong sa kanila pa. Maraming beses na pangatlo na daw po kami na tinatanggihan din nila na dapat ooperahan na siya, no? Eh, hindi naman na-operahan, no? Gusto namin siyang tulungan, talagang gusto po namin siyang tulungan na ma-opera. At nangangamba ako sa sitwasyon niya na kapag hindi siya na-operahan,
Eh baka nga, sabi kasi ng doktor sa amin, medyo critical na din yung lagay niya. Na baka pag naoperahan siya, ay dumaan pa rin siya sa chemotherapy. So, ibig sabihin, iba na yung lagay. Dahil sa tagal ng panahon na hindi siya nakapagpa-opera, lumala na yung sitwasyon. Ayun. Kaya nakakaawa siya. Talagang nakakaawa. Kaya lang dapat pinili niya talaga. Eh wala naman po kami sa position para ipagpili ka sa kanya kung ayaw naman niya dito. At doon talaga nila gusto. Kaya lang yun nga, yung mga problema nakakaharapin na hindi kami palaging nandoon. So ang pera nandito dito, hawak lang namin. Kapag ibinigay natin yung pera doon, makakasiguro doon ba tayo na maoperahan siya kaagad? Nahayaan natin sila? Yun po. Kasi kung dito sa amin, palagay ko baka maoperahan siya. At kapag na-check siya ng doktor, maoperahan siya. Kung pwede pa siyang operahan. At yun nga rin ang worried namin dahil sabi ng doktor na pinakita namin yung mga lumang test niya ay medyo hindi maganda, no? Kaya sabi ko nga kay Ate Jocelyn, mag-decision ka. Kasi kami, nandito lang. Pag sinabi ng sponsor natin na ibigay sa iyo yan, ibibigay namin yung tulong. Pero siguraduhin mo na ikaw ay maoperahan. Ayan. Kaya yung iba naman sabi, huwag ibigay. At baka kung saan lang mapunta dahil yun nga, may iba pa siyang problema. No? Eh, nakakaawa naman kasi. Pero yun, laki na nandiyan, lalo lumaki. Medyo matigas lang din talaga ulo siguro ng ate na ate Jocelyn dahil wala siyang aasahan eh. Walang ibang kamag-anak. Wala ibang pwedeng maghanap boy sa kanila kundi siya. Talagang nag-aararo pa yun doon. Pero sana sabi ko nga sa kanya, unahin mo muna yung kalusugan mo. Kapag gumaling ka, babalik ka ulit sa pagtatrabaho ng normal at maayos ng hindi ganyan. Eh sana rin po naintindihan yung sitwasyon namin na hindi naman namin pwedeng pagpilitan kung ayaw niya. Diba? Kung ano po yung gusto nila. Kasi at ang isa pa sa problema, pandemic ngayon, napakahirap po. Napakahirap. Napakahirap magpunta ng ospital. Napakahirap maghanap ng ospital na pwede kang hindi ganun kalaki yung sisingilin mo. Diba? Mahirap po. Lalo pa sa kalagayan nila na umasa lang tayo sa tulong ng ibang tao at sa mga donasyon na nakalap natin. Lahat po yan nandito dito. At lahat po ng kanilang mga, lahat ng aming binibigay sa kanila ay totally nakalista rin po yan, nakaliquidate para hindi po masasayang yung pera ibinigay sa kanila. Ayun, nandito po yung lahat, nakalista pa din. At 154,761.39 yung nalikom natin. Pero may mga nabawas na po dito. At yung mga kailangan nilang bilhin ng gamot, nakalista rin po yan dito. Actually, may nagbigay po sa kanila. Si Ate Estrella. Alam mo kung binigay niya? 55,000. 55,000 pesos. Ayan. At umaasa siya na maoperahan si Ate Jocelyn. Pero again, may message ko po kayo isa-isa kung ano po yung plano ninyo, yung susundin natin. At hindi nakinig sa atin si Ate Jocelyn na dito. Igagalang po namin. At kung sinabi ng sponsor natin na ibigay na lang yung pera dito at sila na ang bahala, ibibigay po natin. Pero kung sinabi po ng sponsor natin na gamitin sa iba at ibigay na lang ng tulong sa mga taong nangangailangan pa at sa katulad ng mga may sakit na talagang magagamit yung pera, doon po natin ibibigay. Hindi po namin pwedeng akuin eh na kami na bahalang magbigay nito, hindi po ganun. Iko-consider pa rin po natin yung mga sponsor natin. Na lahat pong ito ay isa-isahin namin kasi ayoko po na nasa akin pa ito. At ang gusto ko maibigay na ito sa kanila talaga. Ayan. Kaya sana naintindihan nyo rin po yung part namin na talagang inagawa po namin yung best namin para matulungan po sila. Tama kayo. Ayaw, huwag pilitin. Gusto lang. Ayan. Okay. Ayan. Yun naman po. Siguro dahil sa hirap lang din ang buhay nila. Kaya po ganun.
Pero hayaan nyo, malay nyo naman po, no? At sana pinagdadasal ko na gumaling na rin siya, at although may tinitake po siyang gamot, hindi lang kami talaga ulit makapunta dahil yung condition ko minsan hindi maganda. Alam niyo naman po, high blood. So, hindi pa lagi pwedeng umakit ng bundok. Ayan. So, alam niyo, iniinom ko. Tea. Ayan, tea. Ayan. Oo. Salamat po sa tea. Sa patsaa. Chuba TV. Ayan. We love you all. Pugong Bihero, ingat po kayo. Sabi ni Tita na Marie Binculado. Ayan. Shoutout po tayo ulit kay Tita Agnes, kay Tita G. Alcantara, yung mga anonymous natin from Canada, kay Miss Charm of Batangas City, kay Tita Maldita Colin, kay Nes Baler Dumlao, Charmin Meria, Vivian Barhentos, Tita Aurora Bray, Linda Mirante, Chris Victor, kay Mamita. Yeah, thank you so much. Marilito Obligado, kay Tita Marisa Peralta, kay Marisa Hambrick, Master Ring Ring, Ate Nel lang, excuse me, kay Ate Nel, kay Maribel Binwag, kay Luna Ibatain, Lordeline Biright, Ate Estrella. Marami pong salamat. Okay? So, ang next update po natin ay bukas, abangan nyo. No? Abangan nyo na lang sa vlog natin. Salamat po sa lahat ng nanood ngayong gabi. At kailangan ko na rin po magpahinga at matulog. Yan. Salamat po sa nakitambay. So, susunod na lang po ulit ibang araw tayo magbablog. Kaya again, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa mga bago pa lamang po pala dito sa YouTube channel, don't forget to follow nyo po ang aming mga social media account. Pugong Bihero Facebook page, pakipalaw nyo po kami dyan. At ang PB Team Solar, yan. TikTok, Pugong Bihero. Yan. Don't forget to subscribe po, I1TV ko, Ren Vlogs, OnJTV, Titorns TV, Dongs TV, yan. Lahat ng may TV. Thank you. Magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako po si Pugong Bihero. Good evening. Good night. Thank you po.